Sa unang pagkakataon mula nung naupo siya bilang Pangulo, hindi dumalo si Pangulong Duterte sa change of command ceremony ng Armed Forces of the Philippines ngayong hapon sa Camp Aguinaldo. Ayon sa Malacanang, sumama ang pakiramdam ng Pangulo dahil sa mabigat na schedule niya. May live report si Raffy Tima. Raffy? Jessica, kilala ngang malapit sa militar itong si Pangulong Duterte, pero kanina nga sa unang pagkakataon ay hindi nakadalo sa change over of command ang mismong Commander-in-Chief. Presented by the AFP Sergeant. Inasahan ng lahat na nasa AFP Grandstand sa Camp Aguinaldo na pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover command ng bagong AFP Chief of Staff kanina. Pero ilang minuto bago magsimula ang seremonya, inanunsyo na hindi na makakarating ang Commander-in-Chief. Sa halip, kakatawanin na lang daw siya ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo. In fact, he was preparing to come. Yung huli kong na-receive na text, coming na siya. And then? Eh siguro, kung ako rin siguro, kung medyo hindi maganda pakiramdam ko, pa ako tutuloy. Tumanggi namang i-detalye ni Panelo kung ano ang dahilan ng masamang pakiramdam ng Pangulo. Maaga naman daw siyang umalis mula sa selebrasyon ng kanyang kaarawan kagabi. Sa Instagram post ng aktres na si Gretchen Barreto, kitang masaya naman ang Pangulo sa party ni Panelo kagabi. Like a normal mortal, he is subject to fatigue and everything. We know that he celebrated your birthday the late or early. No, he not actually late. In fact, he left early. What time? Mga 11 lang. Nanatili lang daw sa bahay pagbabago ang Pangulo at ni hindi kinailangan magpa-check up. Sa pahayag ng Pangulo na binasa ni Secretary Lorenzana, pinasalamatan niya ang papaalis na AFP Chief of Staff na si General Benjamin Madrigal. Ang marching order naman daw niya sa bagong AFP Chief of Staff na si Lieutenant General Noel Clement. Gawin nito ang kanyang trabaho. Parehong galing sa Philippine Military Academy Class of 1985 sina Madrigal at Clement. Si General Clement una nang naugnay sa pagkawala ni Jonas Burgos noong 2007. Na-trace kasi ang plate number ng sasakyan na ginamit sa pagdukot kay Burgos sa 56th Infantry Battalion na pinamumunoano ni Clement. Sa kanyang talumpati, nangako ang bagong AFP Chief of Staff na magiging non-partisan ang hukbong sandatahan. We will remain committed to ending armed insurgency. Similarly, our focused operations will be sustained and surgically conducted on those who threaten the peace in our communities. Jessica, ayon kay Secretary Panelo, sa ngayon hindi pa naman sigurado kung may bagong announcement kung hindi makakadalo itong si Pangulong Duterte sa kanyang aktibidad bukas. Sa ngayon ay go pa rin daw ito unless meron nga pagbabago sa schedule. Jessica? Okay. Raffy, hindi na banggit any mention of yung nangyari sa PMA dito sa turnover ceremony sa AFP? Yun nga inaabangan natin, Jessica, mula doon sa outgoing at doon sa incoming AFP Chief of Staff at maging kay Secretary Lorenzana, bagamat binasa nga lang niya yung pahayag ng Pangulo, pero meron din siyang mga sinabi bago niya basahin yung speech ng Pangulo. Pero hindi nabanggit, Jessica, yung mga nangyari ngayon dyan sa PMA at agad ding umalis itong mga panauhin at hindi na nagbigay ng panayam sa media pagkatapos ng seremonya, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Raffy Tima.